Ang ikalawang sulat ni Juan. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayon nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta dyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang.